the overt acts of liable PCOs and PNCOs mentioned in this report clearly manifest misfeasance and misconduct committed for their own personal gain and interest. Sections 21 and 27 of Republic Act 1965 were violated by the SOU 4A and IFLD personnel of PDEC, who were seen in the CCTV footage loading items from WPD lending to their vehicles and motorcycles. The respective immediate supervisors should also be held liable under the doctrine of command responsibility. Section 92 of Republic Act 1965 was violated by SOU 4A and IFLD personnel. Article 183 of the Revised Penal Code was violated by the SOU 4A and IFLD personnel who were seen loading items from WPD Lending Incorporated to their vehicles and motorcycles. This includes the PDEG personnel who executed the affidavit relative to the arrest of Tay Atadero and Police Master Sergeant Mayo. Misfeasance under NAPOLCOM Memorandum Circular Number 2016-002 was violated by SOU 4A and IFLD personnel involved in the arrest of Tay Atadero and Police Master Sergeant Mayo. Grave misconduct for violation of Article 183 of the Revised Penal Code and Sections 21 and 27 of Republic Act 1965 were committed by involved PDEC personnel. Grave neglect of duty was committed by Police Brigadier General Domingo, Police Colonel Portera, Police Colonel Olonan, Police Lieutenant Colonel Ibanez, Police Lieutenant Amirol, and Police Lieutenant Susongo for failure to suppress the criminal act of their respective subordinates. Grave dishonesty for concealment of truth, which caused serious damage and grave prejudice to the government, was committed by SOU 4A and IFLD personnel who were seen in the CCTV footage loading items from WPD Lending Incorporated to their vehicles and motorcycles, and those who executed the affidavit of arrest relative to the arrest of Tay Atadero and Police Master Sergeant Mayo. Incompetence to perform duties of a police officer, especially as PCO or Police Commission Officer, was committed by Police Brigadier General Domingo, Police Colonel Portera, Police Colonel Olonan, Police Lieutenant Colonel Ibanez, and Police Lieutenant Susongo. Incompetence to perform duties of a police officer was also committed by the SOU 4A and IFLD personnel who were seen in the CCTV footage loading items from WPD Lending to their vehicles and motorcycles. Conduct unbecoming of a police officer was committed by the SOU 4A and IFLD personnel who were seen in the CCTV footage loading items from WPD Lending to their vehicles and motorcycles. The provision of police operational procedure regarding handling, custody, and disposition of drug and non-drug evidence, as well as the chain of custody under the Rule 2 Law Enforcement Operation, Paragraph 2.8, rule on anti-illegal drug operations were violated by the SOU 4A and IFLD personnel who were seen in the CCTV footage loading items from WPD Lending to their vehicles and motorcycles, and those personnel involved in the hot pursuit operation against Police Master Sergeant Mayo. In connection with the above, the SITG recommends the following: the filing of criminal cases against the involved personnel for violation of Sections 21 and 27 of Republic Act 1965 and Article 183 of the Revised Penal Code. Filing of administrative cases against involved personnel
for grave neglect of duty, incompetence to perform duties of a police officer, grave dishonesty for concealment of truth and misfeasance. Section 92 of Republic Act 1965 should also be filed against SOU 4A and IFLD personnel who were seen in the CCTV footage loading items from WPD lending to their vehicles and motorcycles. The CIDG should continue the conduct of case buildup to further strengthen the criminal cases that will be filed. CIDG and in intelligence group to exert all effort to locate the other dangerous drugs taken away by SOU 4A and IFLD personnel from WPD lending. Immediate relief of other PDEC personnel involved to administrative units to perform purely administrative functions like sentinel or honor guard duties. All PDEC personnel to undergo the squad weekly interactive meeting session once a week. Those in the drug watch list should only be assigned in units or offices performing administrative functions not related to campaign against illegal drugs. Limit the assignment of personnel of PDEC to a maximum of 3 years after basic training. The IG and IMEG should strengthen the conduct of vetting process of personnel that will be assigned to PDEC. Conduct of financial investigation and lifestyle check on PDEC personnel every 6 months. IMEG to join as witness during inventory of seized dangerous drugs and other evidence during every PDEC operation. PDEC should strictly implement and observe the rule on body-worn camera. IG to validate accomplishments of PDEC immediately after every operation. Conduct of retraining of PDEC frontline personnel in the conduct of crime scene investigation with emphasis on Section 21 of the Republic Act 1965. Reorganize the PNP Drug Enforcement Group based on the peculiarities of anti-illegal drugs operation, including but not limited to conduct of investigation, operation, post-operation, and filing of cases. A memorandum was sent to Acting Director of CIDG and Inspector General Internal Affairs Service for the filing of criminal and administrative charges against involved personnel, respectively. And lastly, a memorandum was sent to the Acting Director of PDEC for the recall of firearms of the personnel involved in the misappropriation of illegal drugs. Okay. Mahaba-haba po yung pinakinggan po natin na report ni General Cruz, ano? 42 minutes to be exact. At i-summarize po natin sa abot po ng ating makakaya. Nagkaroon po ng police operations against dangerous drugs noong October 8 and 9, 2022, resulting to the arrest of one private individual and public officer in the person of Sergeant Mayo. And thereafter, yun na ang naging problema. May mga nag-savings sa madaling salita. A total of 41,800 something grams or almost 42 kilograms of methamphetamine hydrochloride or shabu ang nawala. At ito nga po ay pala sinisavings, tinray na isavings ng mga pulis na binanggit po dito sa report ni General Cruz. At dahil po sa pangyayari na yan, hindi nagpabaya ang pamunuan ng Philippine National Police, taliwa sa iniisip po natin sa publiko. Nag-utos kaagad ang ating Chief PNP na si General Azurin na imbestigahan. But unfortunately, it will take time talaga. After a series of 21 case conference na pag-alaman ng binuong SITG 990, na ang mga taong involved, ang mga pulis, ay may pananagutang kriminal at kasong administratibo.
To summarize with ang mga kasong kriminal ay paglabag sa Republic Act Section 21 o yung hindi pagsunod doon po sa proseso ng inventory sa isang nakumpiska na illegal na droga. Yung Section 27 ay criminal liability of a public officer who misappropriate or failure to account those confiscated dangerous drugs. Ang penalty po nito ay life imprisonment, considering wala na po tayong penalty of death. Yung Section 92 ng Republic Act 9165, ito naman po ay delay and bungling in the prosecutions of dangerous drugs. Ito po ay merong kaparusahan na 12 years and 1 day and talaga to si Mama Dog, up to 20 years. Ano? Sinasabayan niya ako mag-live streaming. At yung kasong paglabag sa Republic Act, sa Revised Penal Code, Mama Dog, mamaya na nawawala ako eh. Sa Article 183 ng ating Revised Penal Code ay yung tinatawag pong perjury. Dito ka nga muna. Mag-shoutout ka muna sa mga manunood. Tara. O, yun po yung summarize ng mga kasong kriminal na kakaharapin po nito pong mga pulis na involved. Pero hindi po lahat sila makakasuhan ng nabanggit na paglabag sa Section 21, 27, and 92 of Republic Act 9165 as well as Article 183 of the Revised Penal Code. Yan po ay depende doon po sa participations ng mga nabanggit na pulis. But definitely, si Brigadier General Narciso Domingo ay masasampahan po ng kasong administratibo if not criminal. Yon ay dahil po sa kanyang kapabayaan bilang head ng Philippine National Police Drug Enforcement Group. At dito po sa napanood po natin, hindi po nabanggit na magkakaroon po ng criminal and administrative liability ito pong si Police Lieutenant General Benjamin Santos Jr., more so ang ating Chief Philippine National Police. Taliwas po ito sa naging konklusyon nito pong si Secretary Benhur Abalos. At hindi po natin malalaman ngayon kung sino ngayon talaga ang dapat po nating paniwalaan. But as far as I am concerned, considering na ako po ay dating police, so far naniniwala po ako sa report ng ating Detective and Directorate for Investigative and Detective Management or DIDM sa pangunguna po nung nakikita nyo sa ating screen na si Major General Eliseo D.C. Cruz. Naniniwala po ako sa kanilang pagsusumikap na linisin po ang hanay ng ating kapulisan. Yan po ay pagsunod sa due process. 21 case conference po yan at hindi po biro ang isang case conference kung kayo po ay pulis. Talagang maglalaan ka po dyan ng panahon para i-deliver ang mga impormasyon na kinakailangan at magresulta sa naging konklusyon nito po nila dyan po sa SITG 990. Inuulit po natin, ang mga kasong kriminal ay paglabag sa Republic Act 6975, Section 21, 27, and 92 at paglabag sa Article 183 ng ating Revised Penal Code. Kasama po dyan ang administrative liability which could be summarized into 8 major classifications of offenses under the NAPOLCOM 2016-002, yung binanggit ni General Eliseo Cruz kanina. Isa doon yung incompetence, misfeasance, malfeasance, dishonesty, disloyalty to the government, and conduct unbecoming of a police officer. Ang hindi lang yata nabanggit ay yung oppression, wala po doon, at saka yung nonfeasance. But yung anim na major classifications po ng administrative offense ay binanggit po ni General Eliseo Cruz. And what is the penalty that could be meted dito sa mga involved na police officer? Dismissal from the service po yan at summary in nature po yan. Meaning, mabilis na proseso para po matanggal sa kapulisan ito pong mga involved na police. At sana mga tol, sa pagkakataong ito, hindi po masira ang ating tiwala sa ating mga kapulisan sapagkat hindi naman po lahat ng pulis natin ay mga tiwali. Mas marami po ang mga mabubuting mga pulis. Ang problema lamang nahahaluan po ng mga tiwaling mga pulis kaya po nasisira ang buong organizations.
Ang kailangan na lamang po nating makita dito sa mga susunod na panahon, yung kaukulang kaso na madidinig at makikita nga po natin sa harapan ng publiko na isinasampa dito po sa mga involved na police officer, particular yung nag-misappropriate at nag-delay and bungling nung nabanggit na kaso. Yan po yung pagkakahuli kay Sergeant Mayo. Aabangan naman natin sa susunod na pagkakataon yung resulta naman ng fact-finding probe na isinasagawa po ng National Police Commission under the direction of Secretary Benhur Abalos and spearheaded by Attorney Bernardo ng National Police Commission. Patuloy po nating panoorin ito pong press conference kanina na isinagawa po ng Philippine National Police dahil may mga question and answer na po dito na maaari po nating kakuhanan ng impormasyon. Patuloy po nating panoorin, mga tol. Thanks our briefing. Maraming salamat po. Ayan natin yung Q&A nila, kung ano yung mga makukuha nating impormasyon dito. Thank you very much, sir. And with the permission of our chairperson of SITG 990, we shall now come to the question and answer. And the first to ask question is Ms. Leia Ilagan of UNTV, to be followed by Chrissy De Matulak of CNN. Good afternoon, sirs. Sir, linawin lang namin, 47 ba o 49 yung may nakitaan ng criminal and administrative liability? 49. Nagkaroon lang ng typographical error yung nagawa ng communication. But when you count the list, it's 49. Sir, lahat ba yon nandoon sa operation na yon o meron ding mga tauhan na hindi naman kasama doon sa o hindi nakita doon sa CCTV mula doon mismo sa operation na yon? At yes. Pa-explain mo, sir. Yung kasing 49 na yon, there are different participations in an operation. So, and they are now facing different cases administratively and criminally. But ando naman yung ating specific charges against them in every part, in every participation that they have done in this operation will be charged against them. Sir, SITG 990 po ang tawag sa grupo nyo o 990. Pero napansin ko po dun sa mga presentation nyo, naka-concentrate lang kayo doon sa 42 na kinupet o nawala. Hindi po ba kasama sa investigasyon nyo yung buong operation na nangyari doon nung mahuli si Mayo at nakumpiska itong 990 kilos na siya? Maganda yung tanong mo kasi during our case conferences, nagtataka rin kami bakit naging 990. But in fact, the reason why we were created is because of this footprint. And while doing so, while we are conducting this investigation, I have said that we have conducted 21 case conferences. And during these case conferences, umaatras kami to sa 990. Nakikita namin that may mga lapses. Kasi we have to accept the fact that this CCTV is really part of the operation of this 990. Kasi nga nakita yung field rates dun eh. So, dahil naman ang request was to create a higher level of investigation about this field rates, nakitaan namin. Pero we are still continuing investigation on any possible offenses committed at the 990 case. But yung present natin kanina, yung ating outcome ng field rates about the 42 kilometers. Sir, napansin ko na may pinakita kayo mga CCTV footage dyan, yung mga picture na ikinarga yung shabu doon sa sedan. Sir, napansin nyo din ba na doon sa parehong oras na yon ay pabalik-balik si
Police Master Sergeant Mayo at doon din siya tinanggalan ng posas. Kung nakita niyo lang po. Yes, nakita naman namin. Kaya, kasama din ba yun, sir? Kasama pa rin niya sa ating inimbestigahan. At kagaya nga ng sinabi ko kanina, initially we're focused on the 42 kilograms. At na-present na natin yung ating mga yung outcome, yung result ng ating investigation. And patuloy din naman ito. We are not closing this investigation. We welcome extension of our job as SITG. We are not closing this investigation for that matter. Sir, kasama din ba sa iimbestigahan nyo yung iba pang nawala? Like may pera bang nawala doon sa, bukod doon sa shabu ng 42? Meron ba kayong natakel na may nawalang pera po? May nawawalang pera dyan sa operation na yun? Thank you, sir. Yes, mayroong mga allegations about savings of an amount of money. At tinitingnan din natin lahat yan. Kasi lahat naman yan were included in the affidavit submitted by concerned PNP personnel. So tinututukan lang natin lahat yan. Okay. Thank you, sir. Thank you, Chrissy. Sir, good morning po. Sir, according to SILG Avalos, sir, the reason na nag-create din sila ng separate special task force with Dinapolcom is kapag daw nanghihingi daw sila ng feedback from the SITG, medyo hindi raw, medyo mabagal daw. So, sir, ano yung response nyo dito? Bakit ngayon lang magkakaroon ng charges? Alam mo kasi, hindi ito madali eh, no? Nakita nyo naman yung aming na-presenta sa inyo na isang makapal na mga documents. And you know, the timetable, at least for the SITG, is 6 months. So, ang pagkakalam ko, hindi pa kami naabot ng 6 months eh. At yung mabagal is different from matagal. So, we have done so many things in our investigation, kaya it takes... And this is very unfortunate, ano? Kasi sa naging pahayag ng Secretary Benhur Avalos, lumalabas na parang nagkaroon ng kapabayaan sa kapulisan, but it appears hindi po ganun. Tingin ko nagkaroon ng hindi sapat na communications ang PNP at ang SILG. Kasi sabi nga nila, at least 6 months, meaning minimum of 6 months, bago nila matapos yung investigations na yan. Yet, natapos po nila for how many months? November, December, January, February, March, April, almost 6 months. Kaya, hindi natin masasabi na mabagal. Ano? Eh, syempre, kanya-kanyang perceptions lamang yan. Nire-respeto naman natin ang opinion ni Secretary Benhur Avalos. Pero dapat nating tandaan na bahagi kasi ng tamang pagpo-prosecute ang tamang investigations. Kapag ka nagkamali ang ating kapulisan dito, itong 49 na PNP personnel, makakalaya po ito. Hindi po ito makukonvict. Kaya saan tayo lalagay? Sa mabilis na proseso for publicity or airtight case na kahit medyo matagal, sigurado ang kahihinatnan ng kaso, conviction ng mga maaaring maging akusado. Mamili kayo. For the sake of publicity, kasuhan kagad pero mahina ang kaso, o medyo mabagal pero sigurado ang kaso at mauuwi ito sa conviction ng mga akusado. Pero yung matagal na yung inabot pero wala nang natuwa, yun siguro yung matagal. But we are submitting kasi nakita namin dito sa SITG, we need to finish the job muna bago may submit doon sa higher authorities. In fact, we are just updating the office of the Chief PNP of our of every... Now, medyo nainip si Secretary Benhur Avalos dito. I'm sorry, sir. Ano? Secretary Benhur Avalos, kung ang pagbabasihan natin ngayon itong report ng PNP, mukhang nainip po kayo. At masyado nyo pong napabilis yung gusto nyong mangyari, eh hindi po ganun daw kadali yon. It will take time. 21 case conference para po masigurado
na airtight ang magiging kaso. Dito na ako sa matagal. Ano? Ang mahalaga, hindi mababasura ang kaso kapag ka isinampa po sa korte. The case conference that we have conducted, ano yung na-discuss namin doon. But yung final update, siguro kailangan natin tapusin sa investigation. Sir, kailan po natin i-turn over yung results na investigation nga with the NAPOLCOM? Is this a parallel investigation, sir? Yung ginagawa po natin with the NAPOLCOM nga? I think it's a parallel investigation. We welcome a parallel investigation by higher authorities, especially our NAPOLCOM commissioners. And we have submitted this the same copy to them. We have submitted this copy to the office of the Chief PNP, and I even personally handed over the same documents to the Vice Chairman of the NAPOLCOM during the in-bank meeting last week. So we welcome this another investigation to be conducted by the NAPOLCOM. Upang sa gayon ay makita natin na mas matibay yung maging resulta ng investigation. And we welcome all other parallel investigation. Kasi alam mo sa investigation, sa tagal na natin dito, mas maraming nag-imbestiga, mas maganda. And we can share the findings, our findings, even the evidence we can share to every authorized investigative body. Even the NBI, we can share our findings. Sir, nasa na po yung 49 na cops set to face charges, criminal and administrative. Nasa aklame pa rin po ba sila? Yung mga tao? Yes po. Yung 49, sir. Most of them were relieved already from PDEC. They were assigned to PHAW, yung personnel and holding accounting unit of the DPRM. Some were assigned to headquarters support service. And out of the 49, I believe that there are still some of them who are still with the PDEC. And that is one of our recommendations to for them to be relieved from PDEC and be assigned to proper unit. Sir, sorry, last na. Sir, kailan po yung filing ng cases? It depends on... We... these documents will be provided with the copy of this will be given to the EAS and the CIDG. But since they are also members of the SITG, ay madali ang aming coordination. As soon as possible, we are requesting the EAS and the CIDG to file this appropriate charges criminally and administratively before the proper forum. And we will direct the CIDG to gather more evidence on criminal liability of these people. Kasi mas mabigat na evidence ang kailangan natin when filing criminal charges. Tama. Ano? Yun ang hindi naiisip ng karamihan. Gusto nyo palagi mabilis eh. Ito ha, sasabihin ko sa inyo mga tol, bibilisan ng pulis ang isinasagawa nilang investigasyon tapos mauuwi sa dismissal ng kaso para tayong mga tanga nun. Mas maigi na, di baling tumagal, basta sigurado ang conviction. At unfair ito ngayon para kay General Azurin saka kay Lieutenant General Santos. Kasi nahusgahan na sila sa publiko. Ang claim ni General Domingo na alam ni General Azurin at ang claim ni Lieutenant General Benjamin Santos na inutusan siya ni General Azurin, walang problema. Kasi alam nyo kung bakit? Kung matatandaan ninyo, ang Deputy Chief for Operations ang dapat nakatask sa mga operational accomplishment. At normal sa PNP Chief na utusan ang kanyang TDCO na puntahan ng lugar para i-verify yung naging accomplishment ng tropa. Kaya wala akong nakikitang masama doon. Ano, ngayon, ang sinasabi ng iba, alam daw ni General Azurin yung pagpapalaya dito kay Sergeant Mayo. Claim ngayon yun ng isang tao na inaakusahan na ngayon ng PNP na merong criminal at administrative liability, si General Domingo. Sino ngayon ang magsasabi ng totoo? Si General Domingo pa? O itong resulta ng investigations? Higit sa lahat,
yung inaantay natin na statement ni General Azurin. Kasi dito, alam nyo, pagka itinanggi ito ni General Azurin, maniniwala ako sa kanya. Wala akong inutos kay General Domingo na ipalayain itong si Mayo. Maniniwala ako sa kanya. Bakit? Hindi ilalagay ni General Azurin ang kanyang patapos na karir sa alanganin nang dahil lamang dyan sa droga na yan.